God's day to everyone po. Welcome po sa our 8 o'clock prayer devotions. Sa araw po na to, ang title po ng ating devotion is A Prayer. Talaga pong mananalangin tayo ngayon. Sabi niya, A Prayer for Jesus is Lord. Jesus is Lord. Lord, ano ba ibig sabihin ng Lord? Pag sinabi mo si Jesus ang Lord mo, ibig sabihin, talagang siya yung pinaka-master mo. Another term for Lord is Master. At sa mga narinig ko po na mga quotes na sinasabi ng mga leaders and pastors, sabi niya, if Jesus is not the Lord of all, of everything na nasa sayo, pag-iisip mo, ang pagkatao mo, puso mo, pati bulsa mo, he is not the Lord at all. Wala po kasi sa Panginoon yung, Lord, ito lang ang pwede mong hawakan. Pag sinabi mo, Jesus is Lord, mula sa pinakamaliit na bagay sa buhay mo, hanggang sa napuwing na mata mo, masakit na ilong mo, ang ipin mo, hanggang sa pinakamalalaking bagay sa buhay mo, sa paano ka kukuha ng course mo, hanggang sa sino yung, kung sasagutin mo na ba yung, kung magpapakasal ka na, o may, ikaw ba ay, dediretso sa decision na ginagawa mo sa negosyo, and everything, lahat daw yun, Jesus is the Lord of all. Kaya po, sa umagang to, mag-iiba po tayo ng way. Gusto ko pong na-share sa inyo na ang family po namin, mula po nung mga batang mga anak ko, everyday devotion po kami. Hanggang sa nung lumaki na sila, dumadating po sila sa punto na nagde-depend na rin sila doon pag magde-decide sila sa mga bagay-bagay. Mukhang mga ano yung mga anak ko po, no? Pero thank you Lord kasi ginaguide pa rin sila ni God. Alam niyo po itong mga popsicle stick na dito sa ano, it's a panay salita po ni Lord to. Ngayon, lalo po pagka lumalabas sila ng bahay o may gusto silang maging desisyon, magpipray po sila, tapos bubunot sila. Ito rin po yung mga ginagamit ko sa mga youth natin o sa mga kapatiran natin sa church na minsan-minsan, once a week na mabubunot ako, pagpipray ko na lang sila, tapos pag binunot ko, yun na yun. Lord, para kanino po ito? Pag inopen ko na yung mga pangalan. Pagkatapos, pag kinuha ko na, yun na yun. Para sa kanilang lahat yun. At kahit ano po yung mangyari, nagtithank you, okay, Lord, kasi may time sasabihin pa na, ay, ang on time yung message mo, Tita Mayla. On time na on time. Talagang kailangan ko tong salita ni Lord. Kahit po sa buhay namin, brothers and sisters in Christ, na dito rin po ako kukuha ng way. Kasi sabi ko kay Lord parati pag nagpe-pray ako, Lord, ayaw ko na ng matalinhaga, yung mag-iisip pa ako. Pinipray ko lang po pag yes, yes, pag no, no. Ayaw ko na po yung mag-iisip pa ako, Lord, kasi hindi ako ganun. Pero alam po ni Lord talaga kung paano tayo niya ginawa. Kaya po, every time po nagde-decide ako, talaga mag-pray talaga ako ng mabuti. Pagkatapos, pag ano yung sinabi ni Lord, ayaw ko man, o gusto ko, pag gusto ko, thank you. Pag ayaw ko, tatanggapin ko yun at gagawin ko po. Kasi parati ko pong sinasabi na, He is my Lord. Para ano pong sinabi mong Lord mo si Lord kung hindi mo pa rin paniniwalain sa sabihin niya, di ba? Hanggang sa kahit anong ano ng buhay namin, negosyo man, sa decision man, ang galing talaga ni Lord makipag-usap. Kung gusto mo siyang kausapin, eh kung gusto mo siyang kausapin.
So, ang sabi niya nga po dito, ang verse po natin ay John 14:6. Sabi niya, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Huwag na po tayo maki-argue. Kasi po, ito po ay nanggaling sa salita mismo ng anak ng Diyos. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. Kaya po, hindi niyo po ba nakikita na parati po nadadasal tayo in the name of Jesus? In Jesus' name? Kasi po, hindi naman natin kahit talagang humarap sa Panginoon at hindi niya tayo maririnig. Pag wala kasi ang righteousness ni Jesus Christ sa atin. Kaya sabi niya, si Lord lang ang daan, si Lord lang ang katotohanan, at siya lang ang buhay. Kaya nga po sabi niya, kung yung way mo, ang gagawin mo, palpak yun. Pag yung katotohanan na pinapaniwalaan mo, yung mga sinasabi lang ng mga tao at sinasabi ng mundo, palpak din yun. At saka, sabi niya, at ang totoong buhay, wala sa kahit ano, nasa Panginoong Jesus lang yun. Kaya po, kung ayaw niyong pumalpak sa kahit anong gagawin ninyo, follow God's way, follow God's truth, His words, and you will have a blessed life. Kasi yun ang sabi ni Lord eh. Kaya nga po nakakatuwa. So sabi niya, eh yun lang po yung shinare ni Sir Max Lucado dito eh. Kaya po, ang gagawin natin ngayong araw na to, gusto ko po na hindi po ako mahihiya na anyayahan kayong lahat. Tingnan ninyo kung paano sumagot ang Panginoon sa inyo. Hindi ko naman po alam lahat ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi ko rin po alam kung ano yung hinihiling nyo sa Diyos. Hindi ko rin po alam kung ano po yung gusto nyong sagot o gusto nyong marinig. Pero inaanyayahan po kayo with all faith this day. Kumuha po kayo ng papel. Malilit lang. Parang magbubunutan lang po tayo. 1 to 7. Lahat ng papel na yon, yung mga square. Kumuha lang ko ng papel. Tapos, okay, ganyan. Pagka, ano ninyo, blagyan nyo ng numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Each paper, parang bunutan. Tapos, i-crumple nyo lang po yung paper. I-crumple nyo. Oh, ito yung 1. Tapos, ito yung number 2. Sinulat nyo number 2. Okay. Oh, tapos, iganyan-ganyan nyo lang po siya. Sige po, gawin nyo po muna. At pagkatapos po nyan, mamaya, before tayo, pag na-crumple nyo na, hindi nyo nakikita, walang cheating. Yung lukohin yung sarili nyo, walang cheating. Okay. So, natapos nyo na po, nandyan na po yung mga 1 to 7, di ba? Okay, ngayon, magpipray po muna tayo. Kung ano po yung gusto nyong sabihin sa Panginoon, o gusto nyong malaman, gusto nyo siyang marinig. Kasi sa buong linggo, daldal na tayo ng daldal kay Lord eh. Parang hiling na lang tayo ng hiling, di ba? Eh ngayon naman po, tayo naman ang makinig sa Kanya. Total, Mondays to Fridays lang naman po tayo, no? Sa Friday po, ganito ang gagawin natin parate. And I pray that you will see na totoo po si Lord na totoo na nandyan siya, nakikinig siya sa inyo, pag isisik nyo siya, totoo na yung strategy niya, hindi papalpak kapag yun yung sinabi niya sa inyong sagot. Tapos, ano pa ba yung napag-aralan natin sa buong linggo? O, na yung battle mo, kasama mo ang Panginoon sa lahat ng life's battle, anong sasabihin niya sa'yo pag may problema ka? Ba? Tapos na, totoo na ang Panginoong Diyos ay pinagdadasal ka, i-comfort ka niya, anong words of comfort ang sasabihin niya sa'yo ngayong araw na to? At saka, He is with you wherever you go. Ano naman yung panghahawakan mong security sa mga salita ng Panginoon ngayon? Kung meron ka pang doubt sa Kanya. Every Fridays po natin to gawin ha. And sana po, one time, pagka po gusto nyo, i-share nyo rin. Huwag nyo po ikahiya kung paano kayo sinagot ng Panginoon. Tapos, i-message nyo lang po kami dito sa church on a Hill Christian Community. Kung paano po kayo minangha ng Panginoon sa salita niya sa inyo while you pray.
Tapos, i-feature po natin dito para po marami pong tao ang makakilala sa Panginoon na totoo siya at nakikipag-usap siya sa atin. Hindi po ako mahihiya kasi napurban ko na po ito sa buhay ko. But seek Him with all your heart. Seek Him with all your heart po. Yun talagang sabihin mo na, Lord, gusto kita. Gusto ko po kayo talagang marinig kung ano po yung gagawin ko. Nangihina na po ako, Lord. Ano po yung dapat kong gawin? Tulungan niyo ako. Ano po yung words niyo to comfort me, Lord? Mga ganyan po ba? Kaya po, inihilingan ko po kayo kung ready na ka. Siguro ready na po kayo. Ang dal-dal ko. Ang dami ko nang sinabi. So, ready na po ba kayo? O ngayon, magpe-pray na po tayo. Pagkatapos po natin mag-pray, magbubunutan po tayo. Sige. Ready na po ba? Pray na po. Father God in heaven, nandito na naman po kami ng mga anak ninyo. Na-amaze po kami, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, sa lahat ng messages nyo sa amin. From Mondays hanggang Thursdays, Lord, hanggang ngayong araw na to. Salamat po kasi naniniwala po kami sa lahat ng mga natutunan namin kung gaano nyo kami kamahal, na pinoprotect nyo po kami parati. Tapos, Lord, na sa battle ng buhay namin, niyakap nyo kami. Sobrang hawak nyo sa amin. Tsaka, Lord, na kahit ano man po yung ngayon dito, matatapos po yun na kasama ka namin pag hindi nyo po kami bibitawan kahit kailan, Panginoon. As we seek you, Lord, we ask, Lord, for your mercy, Lord, and for your grace sa amin. Parati po namin maaalala, Lord, na sobrang kaming special sa inyo because we are created in your image, Lord. Salamat po sa buong linggo, Panginoon. Daldal po kami ng daldal. Hindi po namin kayo pinapasok lang po talaga namin kung ano yung salita ninyo. At this time, Lord, in the name of Jesus, Father God, alam ko po na nothing is impossible, Lord, sa inyo. Kaya nyo pong abutin lahat ng mga nanonood ngayon, Panginoon. Paniwalain nyo po sila na nagsasalita kayo, na kinakausap nyo silang lahat, Panginoon. Na kahit po yung isang word ninyo, ilang tao ang nakabunod sa salitang yon, magsispeak po kayo sa kanila, Panginoon. Lord, hindi po ako natatakot at hindi po ako mahihiya dahil ramdam ko po yun at nakita ko po ang paano kayo magsalita sa amin. Lord, maraming salamat po. Let them see your power, Father God, through your words. And as they believe and have faith in it, Lord, kayo po ang gumalaw sa kanilang mga buhay. Pakita niyo, Panginoon, na totoo kayo, that you are the God who controls everything, Lord. Maraming salamat po. Hindi na po magtatagal, Lord, dahil excited na po ako na makita nila yung sasabihin niyo sa kanilang lahat. Maraming salamat po, Lord. So, ready na po ba lahat? So, bubunot po ako ha. Sa totoo lang po, second time ko na po itong na gagawin dahil po naputol po yung aking ni-record. Kaya, eto po,
uulitin ko, pero naniniwala pa rin po ako na si Lord is the God of everything. And He is control of everything and anything. Kaya po, siguro, hindi yun yung gusto niya sabihin sa inyo, kaya bubunot ko ulit. So, ready na po ba kayo? Sa mga number one po, sa mga bumunot ng number one, eto na po. Okay, sa lahat po ng nakabunot ng number one, ito po ang sabi ng Panginoon sa inyo. 1 John chapter 3, verse 1. How great is the love of the Father that lavished on us that we should be called the children of God. May problema ka pa sa identity mo, kapatid. Aba, ikay anak ng Diyos. Kung nagtataka ka, pumahal ka pa ba ng Panginoon? Sobra kanyang mahal. At kung paano ka sinagot ni Lord, i-share mo sa amin. Okay. So, yan po ang number one natin na message ni Lord. Sa mga bumunot po ng number two, eto na po. Okay, ito na po. Proverbs 23, verse 13 to 14. Do not withhold discipline from a child. If you strike him with a rod, he will not die. If you strike him with the rod, you will save his soul from Sheol. Siguro po mga disciplinary action po ang mga sinasabi dito. Hindi ko po alam kung ano po ang kung sino po ang mga nakabunot nito, baka mga magulang o mga tita o mga lola. Direct naman po itong sinabi, discipline the child. Wow, ito mo, meron pang pagano si Lord, no? Talagang lahat ay kakausapin niya. Ito po, from mga bumunot ng number 3, ready na po ba? Number 3, ito po. Psalm 18, 32 to 33. It is God who arms me with strength. Nangihina ka ba? Sabi niya, it is God who arms me with strength and makes my way perfect. He makes my feet like a feet of a deer. He enables me to stand on the heights. Baka may pinagdadaanan ka. Huwag kang mag-alala, si Lord ang magiging lakas mo. At tuturuan ka niya para hindi ka magkamali. Sabi niya kasi, He makes my way perfect. He makes my feet like the feet of the deer. Natatayo ka sa kabila ng lahat. Kahit anong hirap pa yan, tatayo at tatayo ka, kapatid. Ganda naman. Okay, sa number 4 po, sino may mga nakabunot na number 4? Ready na po ba kayo? Oh, mag-ready na po. Ready, ready. Ito na. Sabi niya, Proverbs 25, 21 to 22. If your enemy is hungry, may kagalit ka ba? Sabi niya dito, if your enemy is hungry, give him bread to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Ayan! Ito po mga kapatid, bahar sa may mga kagalit. Sa mga may sama ng loob sa iba, sa kapwa, sa kapatid, sa kamag-anak, etc. At humingi ng tulong. Aba, kung halimbawa daw pong ganyan, pakainin nyo, bigyan nyo ng pagkain, painumin nyo. Dahil yun po ay utos ni Lord sa atin, sa inyo, mga nakuha ng number 4, the Lord will reward you. Do it for God. Obey God's word. Kung ito po yung sinabi ni Lord, gawin mo lang, kapatid. Sabi nga ni Lord, He will reward you. At saka, para rin sa'yo yun. Kasi pag hindi po tayo, one way to fight hatred is to love. Kaya po, mahayam po yung para, dapat yung gawin, instruction ni Lord directly.
Okay, number 5 na po. Sa mga nakabunot na number 5, ready na, ready na. Makinig po kayo. Dadan. Ay, ang liit. Ito po. Sabi niya, Revelation 21:8. But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral person and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. So dito pinapakita po ng Panginoon kung sino po yung mapupunta sa, alam na natin, sa lake of fire, sa hell. Siguro warning po ito na huwag kang maging duwag. Hindi na, ibig sabihin ng cowardly po dito, eh yun yung pagka may nakita ka na hindi tama, ay tumayo ka sa tama. With love, show them with respect and love, speak the word of God, the truth to them, para po mailigtas sila sa kasalanan. Mahirap po kasi no, tapos pag nasabi mo kaya ka naduduwag kasi baka sabihin din sa'yo, eh bakit ikaw ganyan? O di naman kaya i-persecute ka o ayaw ka ng kaibigan. Pero sabi ni Lord, kaya nga sabi nila, ang pagiging Kristiyano, yan yung mga pinakamatatapang. Pero hindi nakikipag-away. Tapos, unbelieving. Yung mga coward, unbelieving, hindi naniniwala sa Panginoon. The murderers, sabi nga ni Jesus, yung murderers, hindi lang naman yung pumatay. Mga may galit sa kapatid to the max na ayaw na magpatawad. Magpatawad. The immoral person, kung nagkamali tayo, yung ginawa natin yung mga ayaw ng Panginoon sa pagkatao natin. Sorcerers, yun po yung mga naniniwala ba kayo sa mga horoscope, ganyan, yung pahula-hula. And idolaters and liars. Idolaters, hindi lang naman po yung sumasamba sa samba-sambahan eh. Pwede rin po yung kung ina-idolize mo na ang pera sa buhay mo. O, di po ba? And liars. Lahat po tayo, minsan ganyan. May mga nagsisinungaling. Kaya kailangan po tayo ay magkaroon ng totoong relasyon sa Lord para hindi po tayo maging duwag na sabihin ng katotohanan at aminin ang mga pagkakamaling na gawa natin. Sabi naman ni Lord He will be with us, at sabi niya pagka nagrepent tayo, sabi niya nga, nandito lang siya, papatawarin ka niya, magrepent ka, hindi yung repent-repentan. Kunwari lang, tas ulitin, hindi po ganyan. O, so yan po yung number 5. Number 6. Ato, Romans 12:11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Baka po ito ay para sa mga naglilingkod sa Panginoon, kung nabunot nyo po ito. Sabi ni Lord, diretso lang, go, go, go! Huwag kang i-stop. Okay, sabi niya. At ang huli sa mga number 7 ay 2 Corinthians 9:10. God who supplies seed, need ang nabasa ko. God who supplies seed to the sower and bread for food will also supply the increase and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Wow! Sabi niya isusupply daw tayo ng seed. Yung mga nagtatanim. Nagtatanim ng salita ng Diyos and bread for food, who will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Ibig pong sabihin ng Panginoon, i-equip niya tayo para mas marami ang makakilala sa Panginoon. At kung papaano po kayo sinagot dito ng Panginoon, ay i-share nyo po sa amin ha. Uulitin ko po, 2 Corinthians 9:10. Hindi po ako dalubhasa sa salita ni Lord, pero si Lord ang magsispeak sa inyo.
God who supplies seed to the sower and bread for the food will also supply and increase your store of seed. Dadagdagan niya po ang inyong yung supply daw ng seed ng sower, yung mga naglilingkod o may ginagawa ko, tinataniman niyo yung buhay ng tao, and will enlarge the harvest of your righteousness. Okay? Lahat po ng mga nagtatanim ay umaani. Hindi lang po dito sa lupa, kundi sa langit. Di po ba? Kaya God will always equip us as we share Jesus to others. Parang po ako, sa totoo lang po, hindi ko alam ano, kung tinawag ako, sige, obey lang. Obey lang po tayo. So, yan na po, 2, 4, 6, 7. Masaya po ako na sana kinausap kayo ng Panginoon in His way, in His word. And sana po, share nyo po sa amin kung meron po kayong patotoo para po ipagmalaki natin paano sumagot si God sa ating buhay. Di po ba? Kaya po, everyone, thank you po for listening. Thank you po for praying with us. Hanggang sa susunod po. God's day to everyone. May God bless you. Bye-bye po.